Welcome to New York! Nandito tayo sa Times Square! Hanggang nandito tayo sa Amerika, ang content mo ay may jowa asks. Yun, may jowa asks. May mga itatanong ako sa'yo. Itatanong ko sa'yo yung mga tanong sa iba't ibang lugar na pupuntahan natin kasama itong Times Square. Okay, ang first question ko sa'yo ay... Yo, what's up, Madam People? Ayan, nandito na tayo. Nakasakay na tayo ng aeroplano. Dahil maya-maya, nilipad na tayo. Ang flight natin is papuntang New York. Ito yung mga kubol namin ngayon, iwaiwalay kami. Kung yung nakasanay namin ni Mimea sa mga business, hindi ko lang ang tawag dun. Ayan. Ayan, ayan kami. Nandun siya. Ayan, Rosario. Si Anggi. Update ko kayo ulit maya-maya, Madam People. Palipad na kami, okay? Mabuhay. To New York, the city that doesn't sleep. Welcome to the Viga Hall. Thank you. We are here in New York. Saan natin sila hintayin? Dito na lang. Tain daw namin sila kuya dyan dito. Okay, 1, 2. One shot. Mag-vlog din si Anggi. A few minutes later. Pagod na. Yan ang buong, ano, buong team, buong product. Producer, talent manager, artist, sila. Yan, nandito na yung service namin. Palabas na kami. Pare-parehas na kami pagod. Hindi na nagkikibuan. Hindi na nagsasalita. Pagod na kami lahat. Ganito pala talaga yung pagod. Alas din na makapagsalita. Lapok pa kayo niyan? Lalaan pa kayo? Saan tayo niyan, babe? Ha? Saan tayo pupunta niyan? Sa hotel. Ano yung Dunkin' Donut? Parang sarap-sarap. Ang layo yung Dunkin' Donut sa Pilipinas. You buy me? So, huh? Dunkin' Donut? Tara, ibili kami ng Dunkin' Donut. Dunkin' Donut, Dunkin' Donut. Eh, no? Saan na, babe? Ako gusto ko na, ano? Strawberry jelly. Ako. Ayan, dalawa. Saan yun? Ayan. Ako yung babae. I'll get one babae and queen. Iwan nga natin yung difference. Thank you. Thank you. Let's go! I'm here! Ito na. Tara. Mami. Turn right. Go. Ito na! Ay, oo, pinindot ko ba? Ay, okay. Kailangan natin. Size 30 ka ba? Double check natin. Okay. Size 30 on the road. Ang pangyut naman to. 19 sa kaliwa na yung sabay. Ano yan? Ano yan? Kadarating walang dito. Motor-motor na naman yan. Let's go! Woo! Labas pa kayo, babe? Nalabas ka? Nakakatakot tong hotel natin, babe. Ha? Nakakatakot. Hindi mo tabili pa kasi ito wala. Ito po ang jersey niya. Ang people. Ganda nito. Sa araw. Yes, first appearance in New York. Ganda ang people. Okay, dito na. Okay, paano tayo? Ang tayo pa tabi? Dito mo na-shoot kita dito sa Times Square. Ah, sige. So, wala na natin. Welcome to New York! Nandito tayo sa Times Square! Hanggang nandito tayo sa Amerika, ang
ang content mo ay may jowa asks. Yun, may jowa asks. So, may mga itatanong ako sa iyo. Itatanong ko sa iyo yung mga tanong sa iba't ibang lugar na pupuntahan natin kasama itong Times Square. Okay. Ang first question ko sa iyo ay, bakit ka addict sa motor? Kala ko, nung itatanong, kala ko, bodit sa New York. Pagka-addict sa motor? Hindi, pa-addict pa lang, pero hindi pa ako addict. Mo, so, bagay wala pa lang mga addict na umaamin, di ba? Kahit sa droga, kahit sa sugal, kahit sa ano man yan, kahit sa motor, hindi nila inaamin na addict sila sa motor. Kasabihin nila, pa-addict pa lang sila, sinusubukan lang nila, pero totoong addict na sila. Pa-addict pa lang ako, siyempre. Hindi, addict ka na nga. Ako na nagsasabi sa'yo, addict ka. Addict na ako, addict na. Iba yung saya na nadudulot, iba rin yung saya na magkasama tayo, iba yung saya na napapag. Pero yung saya na nagmumotor ka, parang lakas mo ka-relax, tapos yung ang challenging kasi ng pagmumotor. Lakas mo ka-relax, iba't hindi ka talaga magpamasahe, gusto mo palang ma-relax. Hindi, ibang relax sa mga lalaki, sa mga tunay na lalaki. Wow, Diyos ko, may mga babae rin na nagmumotor kung makatunay ka naman na lalaki. Yun nga, kahit tanungin mo sila, parin yung nabibili nila pag nagmumotor sila, lalo sa bundok, di ba, madam people? Pag nag-trail, iba din yung pagramdam pag nag-trail. Iba din yung feeling na nasa ang hirap ng pinagdaanan ng mga tao. Sinasabi nyo sa amin lagi na iba yung pakiramdam. Kaya explain sa amin, ano yung pakiramdam pag nagmamotor kayo? Bakit siya nakaka-addict? Ay, hindi mo siya ma-explain ng ano, hindi mo siya ma-explain na nasa ganitong lugar kayo, ma-explain mo siya pag nasa taas kayo ng bundok. Sa bundok tayo nagpunta, hindi sa New York, tapos doon tayo nagtanungan. Kaya nga, isasama kita doon, di ba? Ayoko ng motor, ito ang gawin natin. Ay, naku, hindi mo nakita mo, nagsachap-chapan doon sa video. Okay, on to the next. Let's go to the Rockefeller Center. Here at the Rockefeller Center. Ginagawa siya. Okay, nandito naman kami ngayon sa Rockefeller Center. Yes, you know. So this is the Rockefeller Center. Anong ganap dyan? Nasa gitna siya, kaya Rockefeller Center. Charot, hindi ko rin kilala. I-google na lang natin. Basta sikat to. Parang isa to sa mga sikat na tourist spots dito sa New York, to Rockefeller Center. Pero ginagawa siya, kaya hindi kami makakababado. Ako naman, ang Rockefeller na narinig ko, akala ko rakrakan yung banda-banda. Pareho lang kayo, hindi natin alam kung ano itong nasan tayo. Mamaya i-google. So, ang next question ko naman ay, dati, nung nagsabi kang bibili ka ng motor, tapos hindi ako pumayag. Nagalit ka ba nung hindi ako pumayag na magmotor ka? Yung totoo. To be honest, siyempre, nagtampo ako kasi siyempre na-disappoint ako. Siyempre, nagdandam ako ng konti pero sabi ko sa sarili ko, tatry ko pa rin, magiging makulit ako. Magiging makulit ako this time. So, ayun, nag-succeed naman ako na kumana, pinayagan mo rin ako. Nung sinabi ko sa'yo hindi ako payag na magmotor ka, bumili ka ng motor, anong nasa isip mo? Anong nasa isip ko? Wala naman ako magagawa kung hindi mo ko papayagan eh. So ang ginawa ko lang talaga is try. Sabi nga, try until you succeed. Pero hindi mo naiintindihan yung point kung bakit ayoko nung simula? Naiintindihan ko kasi ayaw mo naman akong nasasaktan. Siyempre, sabi mo nga, pag umalis ako ng bahay, kinakabahan ka. Parang walang pinagkaiba doon sa pagbabike tsaka sa pagmumotor eh. Kasi pag nagbabike ako, madaling araw, ganun lang din pag nagmotor ako, alisin ako ng bahay, pero nagdodoble ingat naman ako eh. Pero naiintindihan mo naman kung ba't ayaw ko nung simula. Oo, naiintindihan ko. So, inintindi ko naman, pero kumuha lang ako ng tamang tiyempo, kaya ayun. Okay. So, yung natanong ko sa'yo dito sa Rockefeller Center. Yay! House, where we invite the community to come and out with us. This is kind of the space for people to enjoy the time with us, the coffee, meet other people, ride with them. Yeah. We have coffee from the barn in Berlin. Uh-huh. It's actually flown overnight from Berlin for us. Is your bike? Yes.
This is a fast cut. Are you familiar? No. That's my first time I heard. This is a Feska from Prague, Czech Republic. Wow. So this is a very unique bike. It's made by robots, the frame. This bike is about 17,000. Less than a million peso. Yeah. This is called the Spectre. Spectre. Yeah. Mm-hmm. In a splash paint job. I have a Pinarello. Yep. Nice. Yes. Yeah. So, I mean, for example, that brand started by a really creative person like 50 years ago, 60 years ago, right? But we're looking at who is doing the most creative, interesting things now. Okay na. Yun yung bagong bike pala, Pres. Tapos yung isa, parang nakikita ko na yun yung factory. Ayan, yung Factor is a brand that's owned by a guy called, a gentleman named Rob Jellis. Sinabi niya sa atin, kung nasa Pilipinas lang tayo, malamang binili na natin. Malamang binili na iuwi na natin. So let me show you something interesting. So Factor actually was started as a project by some engineers associated with Aston Martin. And it used to be basically an Aston Martin Factor. Oh. In 2017, I think, they decided to sell the brand and Rob Vitalis took over the brand. And now he's 100% responsible for creating this masterpiece. Yung pagka-frame niya, buo, wala siyang ano, wala siyang dugtong. So, sa atin kasi, the size niya dito is medium pero pagdating sa atin is large. Because the Filipino is a taller guy. Yan, kumuha na rin tayo ng tumbler kasi yun naman. Kaya abang nandito tayo, pili na natin mga dapat bilhin. Tapos kakape muna kami ni Kuya dyan habang naglalakad. So hindi lang natin yung isa kasi para makalimutan na kami yata ni Max kanina. So ito niya, nangangkiri ko na lang to. Isang ano mo pa rin, meron pa pa. Meron pa? Ito yung helmet. Ayaw mo. Hindi, ito parang pwede naman isama sa bagay ito eh. Pero tatanggalin lang sa box. Oo. Parang hindi bulky. Pero ang cool talaga yun to. We did a special collaboration helmet, but it's not for sale. Oh? Sorry. Only one. Sorry. It's just a concept. It's a design concept that we need. Okay. Nagbabalak pa naman tayo magtanong na size. Sinunahan niya ako. But when, if and when we produce them, we'll call you. Okay. Yes, yes, thank you. Oh, ayan, madlang people. Ano pangalan pala ng isa? Ay, nakalimutan ko yung tanong. Ayan, yung nagtimpla ng kape lahat-lahat, di namin pala kinilala. Kinala lang namin si Max. Ayan, nakabili tayo ng cask na helmet. Tapos, ayun, mga bibiti ko eh dyan. Plus the coffee. Ayan, plus the coffee. And naka-previous tayo ng tumbler. Sana all. Di ba? Mapapasana all ka talaga. Di, mabait talaga sila kasi unang-una, talaga, binuksan nila yun. Although nakatira naman daw sila sa taas eh, di ba? May office sila sa taas. May office sila sa taas, so... Pero ang open talaga nila is Wednesday lang. Close sila ng Monday, Tuesday. Wednesday to Saturday. Ayun, tapos Wednesday to Saturday. Sunday, Saturday. Sunday. Oh, Sunday. So, ayun. Pabalik na tayo ng hotel, ng people.